Diyan sa nakatira? Dati. Dito po, dito ka natutulog. Opo. Diba yung basura po namin? Ayan, panghanap buhay ko, sir. Ayan yung panghanap buhay nila. Namumulot ka ng basura, tapos sa mo dinadala yung mga ritaso. Wala po sa tabang po sa truck. Binabayaran ka lang nila? Opo. Asan ang pamilya mo? Hindi, nandito po yung anak ko isa. Ako sa tami po yung tatlo po sa balot. Nay, eh, na, yung inuupuan nyo, dyan ho kayo natutulog. Opo. Pero pwesto ho talaga ng tinda ito sa umaga. Hindi po, wala na pong bakante. Ah, wala pang nagre-renta dito. Bakante to. Opo, tapos talaga namin tulugan. Eh di pag narentahan to, lilipat na naman kayo. Ikaw ba talagang taga rito? Opo. Taga dito po talaga, Jose. Asan ang asawa mo? Nasa balot po, Jose. Ha? Nasa balot po. Nasa balot? Opo. Oh, ba't nasa... Ray! Dito ako, Ray! Ba't nasa balot? Ba't ikaw nandito? Dito po ako naghanap buhay. Siya po sa may barangay. Parang yung tanod. Buti, Victoria, nakakaya mo pang buhatin yung mga... basura na nandyan. Opo. At dinadala mo dun sa truck. Opo. Ayan po, hanap buhay ko. Malakas ka, ilang taon ka na ba? 51. Opo. Eh, sino ang kasama niyo tumira dito sa palengke? Anak ko, yung anak ko lalaki. Asa yung anak niyo? Anong pangalan? Egrol! Anong pangalan? Tawagan mo. Anong pangalan? Ang tawag mo, Egrol? Egrol! Mam Alan, bossing, oh, para lang ho alam niyo kung yung pepwestuhan, yung tinuturo ho ni ate kanina, ito, ito yung talagang pwestuhan ng palengke. Saan? Ito kasi dati, dito ano ang bilihan ng nyug yan. Tapos dito, asan yung anak mo? Raymond! Raymond, kakain na tayo! Hindi ka pa magugas yan! Dito ka lang sa bahay mo. Halika dito. Bumili ng yelo, anak ko. Bumili ng yelo. Ano gagawin sa yelo? Bibigyan ito mga lol. Kitintera po dito. Ah, yung mga nagtitindang isda. Opo. Si Aling Nene, nandito pa ba? Nagtitindang baboy? Wala na po. Wala na rin. Hindi na po yun. Ah, patay na ba? Hindi ko man nabalitaan. Halika dito. Si Aling Nene. Si Magdalena. Wala. Parang lahat na kilala ko. Patay na. Patay na. Patay na. Dito. So wala silang sariling bahay. Wow. Opo. Bali na, sino ho nagpapatira sa inyo dito sa palengke? Hindi po. Sino ang kausap ninyo? Hindi ako lumaki. Kita yung dating bahay namin, dating building. So wala ho kayong, walang, bahay ano, yung, walang kasera, yung walang ganyan. Yung dating bahay nyo nandito sa building. Po, yung iba na po. Bakit hindi ka nalang umuwi sa balot? Umuwi po ako sa balot pag gabi na po, pagtapos ko maglinis. Ah, umuwi ka rin sa balot. Eh, may matindi ako yung mga amo ko lahat nila. Ayan, pag wala kaming pansaeng, dito kami dumadakot. Paunti-unti, hanggang sa makabuo ng ano, mga... sa kilo. May pansaeng. Ang talino. Iikot ka lang di. Iikot ka lang dito, mabubuhay ka eh. Dakot-dakot lang. Ngayon, saan mo gagamitin itong mapapanalunan mo? Yung mga tindera po, bibigyan po ng balato. O sinisirihay po tumutulong sa akin. Kamuna mamalato, intindi mo muna yung kabuhayan mo. Yung anak mo, isipin mo rin. Magkano magkano kinikita niya sa pagtatrabaho dyan? Babae, natin ka po, sakit eh. Magkano kinikita mo sa pagtatapo ng basura? Para 2,000 po. Pagkatapo ko, ibang bubukan po. 2,000? Isang araw? Hindi po. Feeling ko lang po yun. Tuwing isang linggo, may 2,000 ka. Opo. Ba, malaki-laki rin pala eh. Eh kaso nagbibigay po sa akin yung naniningil po ng ticket, ayun po yung papasahod sa akin. Ah, yung nagbibigay ng ticket dito, doon ka sumasahod. Opo. Tapos may mga anak ka. Opo. Dahan-dahan, ha? Opo. May mga anak mo, anong trabaho? Wala po eh. Ilan ang anak mo? Tatlo po. Tatlo? Opo. Walang trabaho lahat? Opo. Anong pangalan ho ng mga anak ninyo? Isa po, yung nilang baboy. Sa balot. Oo. Meron may ang amo dito isa. Oo. Meron dumaganap sa balot, yung asawa niya. Yung asawa niya? Opo. May baboy? Opo. Nangingitlog? Opo. Baboy lang po. Siyempre, nagtitinda po. Ganun. Nagtitinda ng baboy. Tapos minsan, nagbibili ng mga yelo pang lagay dun sa mga isda. Opo. Yun yung trabaho ng mga anak mo. Tulong-tulong kayo. Opo, tulong-tulong po kami. Kung magkakaroon ka ng negosyo at bibigyan ka pagkakataon, anong negosyo dito sa palengke ang gusto mo? Magtinda po, ganun po. Oh, siyempre, palengke, magtitinda ka. Ano yung titinda mo? May titinda mo? Sari-sari po. Mga isda, mga tilapia, mga ganun po. Mga baboy. Magkano na ba pwesto ngayon dito? Magkano po pwesto ngayon sa ganito? Renta, magkano po? 140 a day. 140 a day, ba? Magkano ma-ayos pa. Tapos ikaw?
140, tama po. 140 a day. 140 pesos. Pwede pala siya pumuesto dyan, yung tinutulugan niya. Pwede ka pala pumuesto rito, yung tinutulugan mo. Opo. Anong ititinda mo doon sa pwestong yun? Sari-sari po. Sari-sari po, katanong tinda, pwede po. Tapos ikaw, ang mangyayari ngayon, ikaw ba hindi ka na umiinom? Hindi ba umiinom? Wala po akong bisyo. Hindi naman mo kayo pinagbibinda. Ay, nagkakamatis po siya nagsasabi nun. Nagsasabi sa amin. Wala po akong kinakasalan. Habang pumapa. Bakit ka nachichismi siya ganun? Habang pumapa. Diba, minimum. Di ba ako umiinom? Di ako tumataga. Yun, ako tumataga. Pero habang pumapasok kami, sabi sa amin, Kuye, yan pa'y nanalo ko. Sino pa'y lasenga? Ay, naku, lasenga! Ay, namiyan naman sila. Ano, lasenga? Nagkatapal ako, masura! Nagkatapal nila ako, wala lang ako ipit. Tapos sinasabi, minsan daw, yung kinikita mo, pinansusugal mo pa. Ay, hindi po. Nakandar ko sugal kasi. Eh, bakit lang daw lang tumaya? Po? Hindi po ako nagsusugal. Eh, baka naman ho kayo may nakakaaway dito. Kaya kayo nagchichismis. May nainggit. Hindi po, ganito po yun. Pag may nawala sa palengke, siyempre ako may sagot. Kami tagalinis dito. Oh. Pag may nawala sa palengke, ako may sagot kasi kami tagalinis dito. Naintindihan niyo na yun. Alam mo, yung salita dito, kulang-kulang ang letra talaga. Kaya, kailan lang naman ako natuto magsalita nung nagpunta ako sa Itbulaga. O tapos, eh bakit pinagkakalat nila? Da, kayo daw mag-asawa, kaya pag-uwi mo, paggaling mo rito, pagdating mo sa balot, para hindi ka nakikita, nagsusugal kayo doon, tapos nagiinuman kayo. Ay, di po. Di po ganun. Kasi hindi namin ibibigay yung premyo pag ganun ang nangyayari sa tao. Ay, di po. Hindi po kaming ganun. Tingin mo, sino kayo nagkakalat noon? Hindi ko po alam sino nagkakalat noon. Wala kayong suspecha kung sino. Baka may nakaaway ka rito. Hmm. Wala po nakakaaway. Sila po nagagalit sa kapag may nawawala. Kasalanan ko ba yun? Yung pa, yung isang nawawala. Oh, ang sinasabi nila... May nawawala isda. Kasalanan ko din sandali, yun. Sandali, ako muna! ikaw sinisisi pag may nawawalang isda? Opo. Mga tray, ganun. Mga sabi nila kasi, yung paglilinis mo raw minsan, ba, naglilinis ka sa mga isdaan, kunwari may itatapon ka, pinipitik mo pa yung isang dalag o yung isang... Ay. Hindi po, ano, Jose. Malakita nila, tagalinis lang ako dito. Minsan pa, hindi nangyari yon. Wala po. Mayor, alam nyo, nararamdaman ko po si ate. Parang... talagang hindi humadali ang kanyang nagiging buhay. Mahirap dito. Ang hanap buhay nito. Kasi, itong palengke na to, nung araw pa man, nandiyan pa ba yung tambakan ng basura sa labas? Wala na po. Dati kasi, po kasi may ano nito eh. Lahat ng taga rito, halos dyan tinatapon yung basura. Opo. So nagiging bundok na yung basura dyan, tabi pa naman ang palengke. Opo. Tapos mabuti mayroong mga taong kagaya mo na naglilinis dito. Opo. Tapos nagsusugal ka pa. Oh, di ba? Nagsusugal ka pa. Sorry. Pero mo ito sa mga tao dyan sa likod kung totoo hindi. Si Alin Seni, ano? Alin Seni! Mag-anak Lemmy Jose. Si Tay mo nga sa likod doon. Ay, titanong mo pa daw kay Alin Seni. Tatanong ko kay Tita Seni yan, ha? Kayo po. Kayo po ba? Totoo po ba yung balita rito na ito yung nagsusugal? Hindi, hindi. Mabait dyan. Inom po ba siya? May inom ba? Hindi. Okay. Alam niyo, mga chismosa itsura niyo. So, anong latest? Pero ano ang latest dito sa ano? Anong latest chismis dito sa palengke? Meron ba? Wala po. Walang mga latest dito? Wala po. Anong chismis? Iyan, pinapangalan nila malalo kung mabang may bigaw siya ng balato. Huwag mo muna intindin yung balato. Okay. Nakikita namin kung gano'n ka naghihirap dito. Okay. Unang-una, ganyan lang yung tinutulugan mo. Kitang-kita namin, para sa isang nanay na kagaya mo na nagtitiis ka ng ganyan para sa mga anak mo, hindi mo na inaalintana yung amoy, yung baho, masangsang na amoy, pero ginagawa mo lahat para mabuhay sila. Opo. Tapos nagsusugal ka pa. Ganito na lang ate, meron po ba kayong naiisip? Meron, ano yung kagawad? Meron ho ba kayong naiisip na gawin, na plano? Dahil ito pong si Mayor nandito para tulungan kayo. Ano yung maaari niyong gawin para sa pamilya ninyo? Mag-itindala lang po ako. Ba't bigyan ko ng tatay kong mabiling gamot? O tatay mo? May tatay ka pa? Opo. Ba't sabi mo na nakaraan patay na? Wala po sinabi. Wala ba sinabi? Ano nangyari kay tatay?
May diabetes po. May ano? Diabetes. Diabetes sa paa? Opo. Ano nangyari sa paa? Mamaga po eh. Diabetes sa paa, di ba gout yun? Hindi po. Baka gout lang yun. Hindi po. Pero man diabetes sa paa lang, wala sa katawan? Meron din po, same na din po yun eh. Paano nangyari yun? Diabetes sa paa lang? Baka may sugar. Alam mo, parang binobola mo na. Ano yun? Yung mataas lang yung sugar, yung paa? Hindi po. Ano, may sugat? Opo. Oh, yung sugat, lumalaki na. Hindi gumagaling. Gusto mong itulungan ng tatay mo. O sabi mo sa tatay mo. Tay, bibigyan ka ng ano, balato. Bibigyan ka ng mamiling gamot. Yun ang unahin mo, yung mga kamag-anak mo. Wala na po nanay ko, patay na po. Na sementeryo na po nanay ko. Ang nanay mo? Opo. Patay na, saan nakaburol? Norte po. Sa norte. Sa norte na Kalibeng. Opo. Tapos unahin mo muna yung mga kamag-anak mo bago ka mamalato. Opo. Kasi walang matitira sa'yo. 2,000 lang ibibigay namin. Bossing, salamat po. Salamat. Thank you po. Salamat naman. Bossing, salamat po. Walang pasagamot ni tatay. Okay na sa'yo. Thank you. Okay na sa'yo yung 2,000. Opo. Anong kulang pa? Di kayo magdagdag. Yung mga marimoso na kuya. Mga marites. Kaya po natin, sino yung naano ko po, Lili. Sino pinakamalakas magbigay ng tip sa'yo yan dito? Yan ang magandang pag-usapan. Eh, imposing ko po. Imposing. Anong pangalan? Edwin po, Edwin. Si Edwin! Edwin, ano tinda ni Edwin? Hindi po, siya po yung may-ari na siya po nagbabahit sa akin, saka naniningil ang ticket. Ito po nagpapasahod sa akin. Asa Edwin? Asa si Edwin? Ayan po, ma'am. Kuya Edwin? Ito si Kuya, opo. Ito si Edwin. Ito si Kuya Edwin, no? Ah, mukhang maano, mukhang maayos kasi nakarilo. Hello, Edwin. Ebe. Aba, oy, dabar ka. Bakit peso? Manager. Edwin. Edwin, gano'ng katagal ka na rito sa palengke? Nasa 23 years. Oh, 23. Medyo bago na rin yung mukha mo sa akin. Medyo hindi na rin kita nakikilala. Eh, pero ito, mabait naman to. Ah, mabait po. Matulong po. Saka, lagi mo daw binibigyan ng pera to. Hindi, kasi siya nagpapasahod. Papasahod may sahod. Anong pinakatrabaho niya talaga rito? Yung naglilinis ng ano po, palengke. Paano, may walis siya? Mayroon po. Ano? May walting-ting sa kay mga pandako. Tapos, kayo nagpapasahod. 2,000, isang linggo. Sa office po yun. Sa office? Isang 2,000, isang linggo? Taga ano lang naman ang basura sa'yo. Hindi, pero malaki na rin yun. Para tapos sinusugal mo lang. Tanongin nyo si Edwin, baka totoo nagsusugal. Baka naman si Edwin yung kasugal niya. Kaya si Edwin. Baka. Edwin, nagsusugal ba? Ay, hindi po. Mabait po yan. Yan ha, mabait. Sinasabi ng namamahala dito, mabait ka raw. Bakit mo inaalagaan yung trabaho mo rito kahit alam mong hirap na hirap ka? Opo, kasi po, parang malinis po lahat yung mga ano. Parang hindi mo dumi. Ganun po. Ayan po, ang tigalinis ko pag wala ano po. Tigalinis ang mga, tigal mo itong masipak. Yung mga anak mo ba'y nakapag-aral? Hindi po nakatapos. Bakit? Siyempre wala rin po ang babayad. Nay, anong pangarap niyo para sa mga anak niyo? Anong pangarap mo sa mga anak mo? Bibigyan ko lang po ng bagong ano, pera lang po. Pag magiging isang panganay ko. Hindi, ganito rito eh. Basta may paraan ka lang, mabubuhay ka naman dito sa lugar na to eh. Kung tatamad-tamad ka, hindi ka. Ang daming pagkakakitaan dito. Eh, Kuya Edwin, kayo po ba, eh, ganyang may nanalo na si nanay? Kailan ho nang balak niyo magpakasal? Hindi! Hindi naman yun! Wala pang beso kay Edwin muna, o Dabar Guard? Namiss namin yung beso. Beso muna. Ang tangkat! Hindi ko abot eh! Pero ikaw, ngayon, magkakaroon ka ng apo. Matutulungan mo ba yung mga apo mo na makapag-aral na hindi magaya sa mga anak mo na hindi mo napag-aral? Opo, si. Ganun po. Ikaw ba pinagsisisihan mo bakit ganito yung inabot mo sa buhay? Opo. Anihin ko po yun, maano ko sa mga anak ko, sa tatay ko. Ano yung pinagsisisihan mo sa buhay? Meron ba? Wala po. Basta ganito lang ang anak buhay ko. Tigatapang basura. Ganun lang po, tigalinis. Pero ikaw, sa tingin mo,
pag nanalo ka ngayon, itutuloy mo pa ba yung ginagawa mo o magtatayo ka na ng sarili mong tindahan? Magkano mo lang sa pera ko sa banko ka ngayon. Siyempre, yung sabihin, nanalo lang ako, hindi na magwawalis. Itutuloy mo pa rin? Oo po. Marami pa ba nagsusugal dito? Wala pa nagsusugal dito. Ang daming tindera dito. Ano ba nagagalit ka? Tinatanong ko lang. Gano'ng katagal na ba siyang nagtatrabaho dyan sa palengke? Salamat po, bossing! Gano'ng katagal ka na raw nagtatrabaho? Lagyan mo sa tenga mo yan. Ayan, gano'ng katagal ka na raw nagtatrabaho dito? Sarap kausap. 5 buwan na ako, bossing! Ha? 5 buwan na. Ilang taong ka nang nagtatrabaho dito sa palengke? 5 na. Anong 5? 5 years? 5 days? Ano? Na po. Ilang taon years. Na? 5 years na, bossing. 5 taon na? 5 taon, bossing. Ah, hindi lang. Anong trabaho niyo dati? Sabi ng mga chismosa, hindi lang daw. Anong trabaho mo dati bago ka mapunta sa palengke? Huwag kayong maingay! Anong trabaho mo dati? Ganun din po, sa likod ng po dati sa palengke po. Sa likod po niya, palengke din po yan eh. Anong trabaho mo ron? Tagalinis din po. Talaga siya. Kumbaga, ngayon 5 years siyang nare-regular na, natagalinis talaga, tama ba? Matagal na po yan. Matagal na talaga. Mas nauna pa po sa akin yan dito. O, mas nauna ka pa kay Edwin eh. Alam mo, sinungaling ka. Sinungaling! Sugarol na, sinungaling pa? Sinungaling. Naku. Oo, sinungaling daw ako po. Eh, mas matagal pa raw siya kay, Edwin. Edwin eh. Pero matagal na talaga rito to. Opo. Ngayon tumakaan siya yun eh. Yung mag-anak. Huwag mo ako sigawag kasi. Gagalit na naman. Huwag na kayo mag-alit. Dahil mamamala to. Eh, bigyan natin ng regalo. Dami naghihintay ng balato. O, bakit? Walang comment. Panay ang punas eh. Tumalikot, Mayor eh. Kinilig si Edwin eh. Sumimangot eh. Eto na. Dahil mamamalato ka, may regalo ka galing sa Hanabishi! Meron kang pop-up toaster! Electric airpot! At meron kang gas stove! Hanabishi ka, partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na yan ni... Bossing! At ito pa, dagdagan pa natin regalo. Meron ka pang 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa... TNT! Magaan sa bulsam, magaan sa life! Yan ang hatid ng TNT with Giga Video 60. May 5 gig ka na na pang... SIM for 3 days. Yehey! Sasaya na yan! Yehey! At dadagdagan pa natin another 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa... Pure Gold! Mga tabakas, pa sa grocery o paninda sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin, mura ang presyo at sa kalidad hindi kadehado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. That's a Pure Gold. Always panalo! Dadagdagan pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos at regalo mula naman ito sa... CEO Idol Cheese Dog! It's idol time! Enjoy ang buong pamilya, ang bawat kain, ang bawat kagat ng CEO Idol Cheese Dog dahil ito ay cheesy namnam at juicy namnam at dahil ito ay malinam, garantisadong ito ay masarap. CEO Idol Cheese Dog. Bukod sa pagiging namnam o masarap, meron pang promo ang CEO Idol Cheese Dog, CEO Idol Hot Dog at CEO Chicken Franks. Sa bawat bili mo na 1 kilogram pack, meron kang makukuha ang free spoon and fork na magagamit ang mga Dabar Kids at mabibili ito sa leading supermarkets nationwide. Ayan o, Dabar Guards, ang cute! Mayroon apat na designs yan. Pwedeng i-collect, kaya bili na para sa mas mamnam na mealtime ng buong fam. Congrats! Salamat po, bossing! Thank you po! Itmalaga po! Salamat po! Victoria! Ayan na, nakatanggap ka na ng mga regalo. Tapos may 20,000 ka na. Opo, salamat, bossing! Oo, dadagdagan pa natin yan para may puhunan ka. Makapagtayo ka, makapag-umpisa ka na sarili mong pwesto dyan. Yung 20,000 mo, gawin natin 65,000 pesos! 65,000 pesos! 30! 40! 50! 60! 65! 65! Thank you po, Bossing! Sana ingatan mo yan. Mahirap.
mahirap yung ginagawa mong hanap buhay sa mga kagaya mong tao. Sabi nga nilang, hindi naman natin kailangan tignan kung ano yung hanap buhay natin. Malinis man, o marumi, o kahit ano, basta malinis ang hangarin mo at malinis ang hanap buhay mo para sa pamilya mo. Tuloy-tuloy mo yan. At huwag mong kalimutan magsimba sa Santo Niño, ha? Oo. At sisimba ka ba? Tuwing Linggo po. Sabi nila, hindi. Ay, hindi po. Okay. Huwag na magsusugal, ha? Congratulations! Huwag na magsusugal, ha? Hindi po, magsusugal! Huwag magsusugal! Ba't ba nagagalit ka? Oh, hindi, hindi na. Congratulations sa atin, Victoria. Mag-ingat po kayo parate. At sa lahat na pumila at nakisayo dyan sa Barangay 62, Zone 6 Santo Manila. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Dabargans.